What's up sa inyo mga chong? Bali, day off po ngayong araw. So, linggo ngayon. And, meron tayong bagong project na gagawin ngayon. So, actually, ito yung pinakaunang client desktop troubleshooting na gagawin natin. Actually, hindi na siya troubleshooting eh, kasi na-troubleshoot ko na to dati. So, bali, may dinala kasi ditong desktop kahapon ng hapon. Then, ang gusto nung mayari is i-upgrade ko yung storage niya. Gagawin na siyang SSD. Then, yun, no, install natin ng operating system. So, ipapakita ko sa inyo yung kung paano natin gagawin. So, bali, ito na yung desktop mga chong. Ito na yung gagawin natin ngayon. So, na-troubleshoot ko na to dati. Ang naging problema nito is yung hard disk. So, yun nga lang, wala pang pambili yung unit nun. Tsaka wala rin akong pamalit kasi wala akong extra. So, ginawa nung may-ari is bumili siya ng SSD kasi yun yung sinuggest ko sa kanya. Instead na bumili siya ng hard disk, mag-SSD na lang siya para ma-improve din yung speed ng unit niya. So, bali, ito yung SSD na binili niya. Ayan. So, 250 gig yata to, kung hindi ako nagkakamali. So, yun yung i-install natin dito ngayon. Tatanggalin natin yung sirang hard disk kasi medyo problemado na talaga. So, hindi na nagpa-function ng maayos kasi madalas naghahang na yung unit at madalas nagbo-blue screen na rin. So, tinest ko kasi to dati, may mga bad sector na talaga yung hard disk. So, yun yung ipapalit natin, yung SSD. Tapos, installan din natin siya ng operating system. So, tara! So, ngayon mga chong, ibubuksan na natin yung unit. No? So, gagamit tayo ng screwdriver para matanggal natin yung side panel. So ayun mga chong, nabuksan na natin yung unit. So bali, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung hard disk dito. Ayan. Tapos saka natin i-install yung bagong SSD. Sabay, after nun, siguro ayusin natin yung wiring. Tapos saka natin installan ng operating system. Tapos yung ibang mga programs na kailangan, like yung mga drivers, tsaka mga browsers, tsaka yung mga need na application ng user. So tara! So ito mga chong, ilalagay na natin ngayon yung SSD dito. So ang problema, wala siyang SSD slot. So pang 3.5 inch lang na hard disk yung pwede dito. Pero okay lang kasi hindi naman to mechanical, wala naman siyang movement na gagawin. So okay lang kahit hindi nakascrew yung kabilang side ng SSD natin. So ayun mga chong, na-install na natin yung SSD. So susunod na gagawin natin ngayon is i-install natin ng OS. So after natin ma-install ng OS, malagyan ng mga drivers, tapos ma-installan ng mga kailangan ng mga applications. Ilinisin natin to. No? Tatanggalin natin yung mga alikabok at saka medyo ayusin natin ng kahit paano yung mga wire dyan para hindi masyadong makalat at mas ma-improve natin yung airflow kasi medyo makalat siya ng konti eh, no? So yun yung disadvantage ng mga ganitong case eh, kasi wala siyang masyadong design para sa cable management, so medyo mahirap tong gawin, pero at least kahit pa paano mabawasan man lang sana natin mamaya. So tara! So ayan mga chong, nilagyan ko na siya ng power cord tsaka USB in mouse tsaka VGA. So ginamit ko muna itong monitor ko kasi wala tayong ibang pwedeng gamitin dito eh. So yan lang. So meron akong bootable dito na Windows 10. Ayan. So yan, Windows 10 nakalagay. Ayan, baliktad pa. So ito yung gagamitin natin pang boot, no? So kung wala kayo nito, siguro pwede kayong mag-request niya sa baba kung gusto niyo matuto kung paano gumawa ng bootable na Windows 10 gamit yung mga USB flash drive. So installan na natin ngayon mga chong. So next, install now. Yung existing na operating system na naka-install dito is Windows 10 Pro. Yan yung license. So Windows 10 Pro din yung ilalagay natin kasi yun yung naka-bind na
license dito sa desktop na to. So next lang. I accept, next ulit, customize. So ito na yung SSD natin. Ayan. Ito ko nakikita nyo. So 223 gig. So 240 lang yata to. Hindi ako nagkakamali. So next. So yun. Antayin lang natin matapos yung proseso na to. So ayan, nasa setup na tayo ng Windows 10. So select natin Philippines. Syempre yung keyboard natin US. Skip. I don't have internet kasi wala pa naman tayong nilalagay na LAN cable. And then continue. So antayin lang natin. So maglalagay tayo ngayon ng name. So ilalagay natin is user na lang. Ayan. Tapos next. Password, skip na lang natin. Sila na lang maglalagay. Accept. Then, ayan na. Lapit na tayo. So, ayan. Nasa desktop na tayo. Ang sunod na gagawin natin ngayon is maglalagay natin ng internet connection. So, the reason why kung bakit natin siya i-connect sa internet is para ma-update natin yung kanyang mga drivers. Pati na rin yung Windows 10 kasi alam ko hindi pa updated to. So ayan mga chong, yung in-update natin yung Windows 10. So maganda kasi sa Windows 10 mga chong, automatic na rin siyang naghahanap ng drivers para dun sa buong system. So hindi na natin kailangang i-download manually yung mga drivers kasi automatic hinahanap niya na. So ito yung kinagandahan ng Windows 10. Unlike dun sa mga previous na operating system like Windows 7, talagang mano-mano ka mag-i-install ng mga drivers. So, dito sa 10, hindi na kailangan. So, although pwede ka pa rin namang mag-mano-mano, pero, syempre, no, para dun sa mga hindi naman masyadong techy, pwede na to. Ayan, katulad nyan, na-download nyo yung driver ng video card. So, hindi ko na kailangan i-download pa dun sa website. So, dito na lang, sa Windows Update. So, ito yung kinagandahan dito. So, antayin lang natin matapos to. Then, babalikan ko kayo. So, okay na tayo mga chong. Na-install na natin yung OS. Na-update na rin natin yung mga drivers. Tsaka yung nakapag-install tayo ng browser. Which is kailangan nila yon. And then, yun. So far, so good. Kasi stable pa naman yung unit. Wala tayong na-encounter na problema habang nag-install tayo kanina tapos nag-update ng mga drivers. So, ngayon, siguro, lilinisin na lang natin to. And then, ayusin natin ng konti, no? Para maging presentable naman. So, yun lang mga chong. Thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys. Chong, tapos na tayo mag-linis dito. So, pasensya na, hindi ko rin masyadong nalinis ng maigi kasi ang hirap linisin kasi yung wire niya kalat-kalat. No? Wala na tayong ibang pwedeng gawin dyan sa mga wire niya kasi may ikse. No? Wala rin masyadong cable management feature tong case na to. Kaya, yun. Yan yung pinaka-the best na pwede natin gawin. So far, stable naman at updated na lahat, pati yung mga drivers. So, yun lang. So, siguro ready na to, no? Pwede ko na ibigay dun sa may-ari kasi gagamitin nila bukas sakto kasi start na naman yung mga online class. So, yun lang mga chong. So, thank you sa panonood ng isa na namang walang kwentang video dito sa channel ko. And, yun. So, please comment and subscribe to my channel mga chong. And, that's it. Boys.